Pulso ni Marco. Uy, musta? Musta, Repa? Musta kayo dyan? Asa ka? Okay ka? Baya ko, lagi akong okay. Ewan ko lang ikaw. Eh, sorry. Gusto ko nga, son. Hindi mo naman ako tinawag eh. Pwede naman ako dito kahit wala si Madam nung nakaraan. Hindi sana, pinatawag mo na lang ako. Eh, tatawagan sana kita. Kaso lang, baka abala ka dun sa ano. Napunta ka ba ng ano? Saan ba? Saan yung pasya? Ay, nung Sabado. Ng Gay Pride? Ay, siyempre, tayo ay nakikisa dyan. Nakita mo ba si ano doon? Sino? Si... Sasabi mo na naman, si Gil Custodio. Yung talaga. Hindi. Sino? Sinong nakita ko doon? Si Jeff Batlanggaw. Wala nga daw. What busy si Jeff? Sabi niya sa'yo kanina. Sige. Eh, ito na lang. Kahit naman wala ako dito, nabalitaan ko nitong nakaraang Miyerkules, June 19. Nagbitiw nga si VP Sara Duterte bilang gabinete ng Marcos administration. Hindi niya na idinitalya, no, kung bakit siya nag-resign. Pero giniit niyang hindi raw ito sign of weakness. Ito raw ay dahil sa kanyang concern para sa mga guro at sa kabataang Pilipino. Wow, concern! Ay, big word, pare, di ba? Sinabi rin ni VP Sara na kahit hindi na siya ang education secretary, patuloy pa rin siyang magmamasid at titindig para sa kapakanan ng mga teacher at mga mag-aaral. Abay, talaga namang powerful statement. Matagal siya, loading. Pero kumusta ba ang kanyang performance as education secretary? Kayo ba dyan, netizens? O yung mga nasa YouTube, ano? Pass or fail ba sa inyo si VP Sara? Anong grado ang ibibigay niyo sa kanya? 75 o 100? Ito pa, sumabay pa ang resignation ni VP Sara sa paglabas ng PISA score kung saan nasa bottom 4 ang Pilipinas. Sa PISA o Program for International Student Assessment Test ay lumalabas, mga repa, ng mga estudyanteng Pinoy. Isa pala sa may pinakamahina at pinakamababa ang creative thinking skills ay hindi raw malikhain ng mga estudyanteng Pilipino. Nasaan ang problema? Mahina ba talaga mga estudyanteng Pinoy o talagang may problema sa sistema ng ating edukasyon? Diyan kayo nagkaroon ng problema. Sabi tuloy ng mga kritiko ni VP Sara, ang kanya raw pagbibitiw bilang education secretary ay good news at magandang regalo sa mga Filipino students. Kayo talaga, masyado nyo namang idinidiin si VP. May mga nagsasabing bakit kasi siya ang inilagay noon sa DepEd. Wala naman siyang alam dyan. O hindi naman siya parte ng education sector. Yan ang sabi ng mga kritiko. Abay, nakalimutan na nila. Sino ba nag-appoint kay VP Sara? Pero di ba uso naman talaga sa atin yung kahit walang alam, kahit hindi qualified, ay basta close at malakas ang kapit, pasok sa banga. Sino ulit nag-appoint sa kanya, mga kapatid? Natatandaan nyo pa ba? Pero alam naman natin na ang punot dulo nito, Repa, ng pagbibitiw ni VP Sara, may kinalaman sa politika. Hindi ba't kaliwat kanan ng pasaring ng kanyang ama at ng kapatid niya sa Marcos Admin? Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na tinawag na bangag at weak leader ni dating Pangulong Digong si President Marcos Jr. Naalala mo? Puro pasaring bago itong pagre-resign na ito. Sabi nga ng netizens noon pa nagsasabi, VP Sara, magbitiw ka na as cabinet secretary. Sabi naman nila ngayon sa wakas daw, nahanap na ni VP Sara ang kahulugan ng salitang delikadeza sa diksyonaryo. Pero ngayong hindi na siya parte ng Marcos Cabinet, no comment pa rin kaya si VP Sara o magiging vocal na ito? Ha? Paano sa tingin mo? Basta ako nangangamoy talagang, nangangamoy goodbye unit team. Nagtataka naman ako sa iba. Ayun na nga, di ba? Nagtataka ako sa iba, bakit pa kayo nagulat na goodbye na? Ba't pa kayo nagulat na nag-resign? Ako naman, sa simula pa lang, alam ko nang dyan ang punta niyan. Doomed from the start yung Marcos Duterte tandem na iyan. Hindi ko lang in-expect na ganyang kabilis matatapos. Naalala ko dati, napagkwentuhan natin yan, hindi ba? Nung minsan na naaya kita sa inuman, sabi mo tatimingan mo kung hanggang kailan ang kanilang tandem. Naalala ko pa yun.
Hindi ko lang talaga in-expect na ganyang kabilis na matatapos ang kanilang ugnayan. Eh, nasa si Bato? Ay, si Bato, eh, pasayaw-sayaw. Hindi pa malaman kung saan aanib, no? Pero baka daw sa paparating na eleksyon, eh, independent na lamang sila. At wala silang aaniban. Naalala mo ba yung ano? Yung tinawag ni VP Sara na tambaloslos? May tinawag siyang tambaloslos na ang hinala nung iba ay si House Speaker yun? Eh, ang tanong ko lang, Repa, ganti ba ni House Speaker yung kaya na-deny ang compi pans ni VP Sara? Basta ako, eh, ang hiling ko lang simple. Sana ang susunod na DepEd Secretary mula sa education sector na. Yung totoong alam ang problema ng lumalalang krisis sa edukasyon ng bansa. Yung totoong may malasakit sa teacher at estudyante. Yung kaya mag-deliver at maganda at mapapaganda ang sistema ng edukasyon kahit walang confidential funds. At higit sa lahat, ha? Yung hindi gagawing mini LCAC ang Department of Education. Pero ngayong wala na siya sa DepEd, Repa, sana naman masagot pa rin ang tanong kung saan napunta ang 125 million na confidential funds. Okay, peace out. Sabi ni Lord, dapat daw si Teacher Rubilin. Ang tanongin? Okay, sige. Alis na ako. Bahala kayo dyan. Maging DepEd Secretary. Ed Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.